So allow me to record this para yung mga hindi makaka-attend today, due to some reasons, they could go further. Pwede nilang balikan dun sa ating Facebook page. So, this is our first talaga, first na ano natin. Kasi yung una is only an orientation. So, nandito na tayo sa ating first module for our topic. So, CompEd, Computer Education 10, I'll be teaching you the basic Java program. So, huwag kayong matatakot in programming in Java, because Java programming is fun. And I'll make sure na magiging fun talaga ito. I'll be teaching you naman all the way. Kung nahihirapan, pwede natin balik-balikan. If you want a lot of example, maganon sabihan nyo lang ako. Tapos, you can go back. Siyempre, i-upload ko lagi yung ating discussion para yung other classmates niyo is pwedeng mapanood. Or kung hindi nyo naintindihan, you could go back also. Okay, so introduction muna tayo. Kailangan muna natin puntahan, balikan natin yung mga basic. Alam ko nagkaroon na kayo ng mga basic about computers, mga history and everything. But the history of computer that I'll be discussing is about yung mga ginagamit ng mga mathematician na computers. So, overview, briefly reviews the history of computers and programming languages. So, this chapter will also give an example of a Java program and describes how a Java program is processed. So, we have the two basic problem-solving techniques, structured programming and object-oriented design are also presented. Pero we will not, hindi na natin mapupuntahan yung object-oriented programming. Kasi pupuntahan na lang natin is yung pinaka-basic lang. Okay. So for this chapter, the chapter objective, we will be able to learn about the different types of computers. We're gonna explore the hardware and software components of a computer system. We will be learning about the language of a computer, learn about the evolution of programming languages, examine high-level programming languages, and we will be discovering what a compiler is and what does it does. We will examine how a Java program is processed, learn about the internet and the World Wide Web, and learn what an algorithm is. Okay lang ba? May kasabayan ako? Naiintindihan ba? And explore problem solving techniques. Plus, okay lang, naririnig nyo? Ay, ganun, nag-aagaw. Nag-aagawan daw tayo ng boses, Pastor. Nag-aagawan tayo ng boses. At ano saan yung basipan cut ko ha? Ganun kasi talaga pag virtual class. Hindi naman kasi pwedeng padayokso na kasi he's using also the desktop. And? Okay, so for our course topic, we'll be having the introduction. Overview of history of computers, the elements of a computer system, language of a computer, evolution of programming languages, processing a Java program, internet, World Wide Web, browser, and Java, programming with the problem, analysis, coding, execution cycle, and the programming methodology. So, internet. I know that every one of us is connected to the internet nowadays. And the internet is a vast network that connects computers all over the world. And through the internet, people can share information and communicate from anywhere with an internet connection. Actually, yung internet natin, it travels from here. Meron diba dito sa atin, we have this internet service provider. We have the Globe, the Smart, Converge, yung mga yan. Mga internet service provider natin yung mga yan. And sila, nakakonect din sila sa isang global. Dun sa global na yon, alam nyo ba na that cable travel underwater para makarating sa ating mga servers. So we have this very big building, nandun yung mga server natin. And inside that server, may mga cabinet yan. And kada isang cabinet, may mga hard drive din yan na nakalagay. Wherein nakasave lahat doon ang mga websites, lahat ng mga web pages, mga information na nasa-search natin in the internet.
in this certain type of cabinet, meron doon na pang YouTube channel lang siya. Pang YouTube, meron na may isang cabinet para sa mga files lang, mga research and everything. Kaya pag nag-search tayo sa ating search engine using our browser, Google Chrome man yan, Internet Explorer, whatsoever, doon naman niya sinesearch. So, nagtatravel yan papunta doon. Nagtatravel yan doon sa ilalim ng dagat papunta sa ating server. Pero dahil nga sa speed ng internet, so mabilis na siya ngayon, kaya mabilis din yung pagkakaprocess niya na babalik naman na siya sa client view. So every time you request something from the internet, it will travel, nagtatravel yan ng bits yan, nagtatravel into bits, papunta sa ating mga cable, and then from the server, it will bring it back to the client para makita niya kung ano yung mga request niya. And since we're already in the internet world, do you think we are safe? Safe ba tayo mga anak if we are connected to the internet? Anyone from the class, meron ba kayong idea? Are we safe once we are already in the cyberspace? Cyberspace na kasi tayo once we are already connected to the internet. Sa tingin nyo, safe pa ba tayo? Can anyone answer? Yes, Reuben? Yes. Especially, eto, I'll be giving you an idea regarding connecting to the internet, how the hackers work. Especially if you love connecting in a public Wi-Fi. I always recommend to my students, don't connect to a public Wi-Fi. Why? Because I've been to one of the workshop in PixPro. So, ano yon? About security yon. Nag-workshop ako doon ng 5 days. And I learned, kasi nung pumunta kami doon, ang dami naka-open na public Wi-Fi. But I really didn't connect. Kasi may sarili kasi akong data eh. Pero yung mga kasama ko, nagsiconnect lahat sila sa public Wi-Fi. Yung pala, tinetest na pala kami ng mga host ng workshop na yon. And then, nung nandun na kami sa training area, bigla nilang in-appear dun sa screen lahat ng mga nakakonect dun sa public Wi-Fi. And you, alam nyo ba na your phone or your lahat ng mga information and files sa phone mo is very vulnerable once you connect to a public Wi-Fi. Because a hacker can easily penetrate to your phone, to your accounts and everything using a public Wi-Fi. Because they have this certain type of application na pwedeng gamitin para ma-hack ka. One more thing, I also joined this ethical hacking. So, sabihin na natin na white hacker ako kasi hindi ko pa naman pinatry na mag-hack ng ibang tao. But I tried na, ginamit ko lang siya just to experience lang na malaman kung how do hacking really work. Kasi I love exploring, I love na yung nag-ano ko ng mga knowledge, paano ba to. So, marami kasi ako nakikita at nababasa na how do hacking work, mga ganun. Tapos mayroong mag-check sa akin, can you help me? Paano ba yung mga nahahack? So, I enrolled in one class, the ethical hacking. And then from there, we created a website. Nag-develop kami ng website. And I created a simple game wherein inilagay ko siya sa Facebook ko. And then I just asked my daughter to try it. Tapos pagka-try niya, nag-ask yun ng information na you enter your username and password. Pagka-enter ng anak ko yung username and password niya, dun sa game na yun, automatically nag-appear siya agad sa screen ko. And from that, I can easily use yung Facebook page niya, yung Facebook niya. So ganun po gumagana ang mga hackers. So every time that you connect to the internet, make sure that maging aware kayo sa mga kliniklik niyo. Hindi porke uso na ginagamit na ng marami, you will just click and click and click and then put on your username and password. Bit.ly is not really that safe because we use that bit.ly. Doon kami nag-upload ng mga web pages and website para magamit and para matry. So ganun. So, I don't know kung yung mga classmate ko if they do that in a bad way. Pag ginamit na nila sa bad way, yung nagiging bad hacker, nagiging black hacker na sila. So, sa akin kasi white hacker ako kasi hindi ko ginagamit in a bad way. Hindi ko talaga gagamitin in a bad way. Pero I'm waiting na sana magkaroon ng subject ang mga IT. Pero a
about ganon, hacking, internet hacking, or whatever na hacking yan. And sabi ko nga, pag may subject na ganon, I'll be willing to teach. Pero sana hindi gagamitin. Sabagay, hindi naman namin ibibigay yung mga application na gagamitin. Kasi there's some application na kailangang i-install, kailangang bilhin, mga ganon. And nagiging vulnerable yung IP address pag halimbawa nag-hack ka ng mga government and everything. Kailangan makikita kasi nila yung IP address mo. So doon na huli naman yung mga hacker. Pero pag yung gray hacker naman na sinasabi nila, yung gray hacker, yun naman yung unang dream ko before. A gray hacker naman is wherein you're going to apply for a position in a company. You're going to hack their system. Pag na-hack mo yung system nila, ibig sabihin, hindi secured yung system nila, then you're going to develop a much better system na hindi na makaka. Yung ganun. So, be aware ha, mga anak, in connecting to the internet. I prefer na ano, na you always have your data or you have your own wifi in your house. And pag may mga wifi naman kayo sa bahay and then may mga nakikiconnect, mga ganun, make sure na kilala nyo sila. And then, in connecting also sa internet, if you receive some messages also in your emails, mga ganun, don't just click. Try to check muna. Kasi sometimes, may mga malicious codes yun. Or even in downloading and installing something in your gadgets. Yan. May mga sumasakay po doon kasi ng mga threats like viruses, malwares, trojan, mga ganyan. So, doon nag-i-start na makain yung system nyo, yung motherboard nyo. Kasi I have this tablet, kinain talaga ng virus kasi yung anak ko, install ng mga application. Hindi naman siya nagbabasa ng mga ratings and everything. Yun pala, kaka-install niya ng kaka-install, kinakain na pala ng virus yung motherboard. So, bigla na lang nag-shutdown yung tablet. And ayun, hindi na siya nagamit. Nasira na talaga siya. So, ganun yung internet natin. We're not really safe anymore once we're connected to the internet. But it depends on us kung paano tayo magiging safe din. We need to secure everything. Especially in your Facebook account. Don't make it too much public. Hindi yung, halimbawa, sa Facebook page mo, di ba? Pag nag-search ka, try nyo nga sa Google Chrome ninyo. Try nyo i-type in yung full name ninyo o your name nyo sa Facebook kung mag-a-appear. At kayo ng Google Chrome, Google Chrome. Then type nyo kung ano yung ginagamit nyo. Kasi yung ginagamit ko is Geno Salha Ramilia. Ayan o. Lumabas agad yung Instagram ko. Pero hindi mo makikita yung Facebook ko. So papalitan ko yan. Medyo ipa-private ko konti na ang aking Instagram. Ayan. So try nyo. Try nyo kung masesearch nyo din yung mga pangalan nyo, yung mga accounts nyo, mga ganyan. So ibig sabihin, pag na-search nyo niya, may mga parts na doon na kailangan nyo na siyang i-private. So, hindi lahat po dapat is pina-private natin when connected to the internet. Especially when you're going outside, halimbawa, you have your family outing, you leave your house na walang katao-tao, don't show to the people agad-agad na nasa labas kayo kasi you're already exposing your house that, you can rob my house kasi walang tao sa bahay. Yung mga ganun. So, we really need to protect yung seguridad din natin. We need to be a responsible person in connecting to the internet. Okay. Next. So, we have the overview of the history of computers. Alam ko na topic nyo na to before. Pahapyawan na lang natin konti. Ayan. So, abacus. So, the first device known to carry out calculation. So, it was invented in Asia, but was used in ancient Babylon, China, and throughout Europe until the late Middle Ages. It uses a system of sliding bits on a rack for addition and subtraction. So, unang history ng computer natin is, it started sa addition lang at saka subtraction with the use of the abacus. And then, pumasok yung Napier's bone. So, the Napier's, John Napier, a Scottish mathematician, built a mechanical device used for multiplication and division of a large numbers in 1617. The device was called as Rabdolodia,
but it was popularly known as numbers roads or numbers rats. This device is made of ivory wood or bones with printed numbers similar to a multiplication table. So you can perform multiplication or division using this device by manipulating the 10 pieces of Napier bone. So para siyang kagaya yung mga old notebooks na mga student before, di ba may multiplication table sa record. Ganun siya. So from addition to subtraction, nagkaroon naman na ng multiplication and division. And then, pumasok naman yung slide rule. Yun. So, a slide rule by Milan Othred invented the slide rule in 1622. It is a mechanical computer that consists of fixed and movable rules. This device can perform, makaka-perform na rin siya ng multiplication, division, and pumasok yung square root and exponentials. Nagkaroon din ng logarithms and trigonometric functions. Calculations are being done using this device by sliding the rules and aligning the marks to achieve the appropriate result. So, nag-a-advance yung mga computer natin. From a simple addition to subtraction, hanggang nakarating na tayo paggamit ng roots, exponentials, logarithms, mga ganyan. And then, pumasok naman na yung calculator clock ni Schickard calculator ni William Schickard. A German polymath built the first automatic calculator called the calculating clock in 1623. So this machine can add or subtract 6 digit numbers. Addition or subtraction of numbers can be performed by moving the 6 wheels. So nung nagkaroon na ng mga maraming development na, naisip naman na ni Wilhelm Schickard na, why don't I develop din ang calculator? Yan. So sa halip na nagbibilang ka sa mga beads in the abacus and everything, pumasok na yan, calculator clock ni Schickard, Wilhelm Schickard. So, the next, si Blaise Pascal naman. So, a French mathematician and philosopher conceived Pascal in 1642 when he was only 18 years old. So, Pascaline was built in 1643. It can perform addition and subtraction up to 8-digit numbers. So, the machine consisted of wheels, gears, and cylinders. Pascal built this device to help his father and with his work as a tax collector. Kasi yung tatay niya kasi tax collector. Ayan. So, umangat na rin yung kung dati konting digits lang yung nagagawa doon sa abacus. Ngayon naman is until 8 digits naman na yung pwede mong i-add and pwede kang mag-subtract. And then we have this step reckoner by Gottfried Wilhelm von Leibniz, a German mathematician and philosopher who introduced the machine called step reckoner in 1671. So this machine can perform addition, subtraction, multiplication, division, and can extract square roots. So this machine uses a special gear called step drum or Leibniz wheel, and the machine was completed in 1674, but it doesn't work as expected due to mechanical flaws. So kahit na na-develop yun, nagkaroon pa rin siya ng problem. Pero at least nagamit pa rin siya in performing addition, subtraction, multiplication, mga ganun. Pero hindi siya nagtagal kasi nagkaroon ng mga problems na nag-aral. So, puro sa math ito, yung mga computers na binabanggit natin. Lahat is all about math. Ayan. So, na-develop naman ni Jacques Cordeau. He is a Frenchman. Frenchman si Joseph Marie Jacquard. Frenchman invented a weaving device called Jacquard loom in 1801. So this device used a punch card in controlling the weaving pattern of the fabric. Later on, a punch card was used for storing data in the early model of computers. So from the yung na-invent niya na pag-weave lang dapat ng mga pattern ng mga fabric, ginamitan naman na siya ng punch card para makapag-store naman na sila ng data. And I think that's the start wherein computers storing data. So dito na nag-start kay Jacquard loom sa nakakapag-store ng data from 1801. So if you could see, kung titignan mo yung history natin, it started from addition and subtraction. And then, nakagawa sila ng mga device to calculate and everything like calculator and step reckoner. And then, pagdating na kay Jacquard looms,
nakakapag-save na rin sila ng mga datas. So that's the start wherein datas has been saved in a computer. And then, difference engine from the word itself. Difference, di ba? It's an automatic mechanical calculator designed to tabulate polynomial functions. Oh, an extension. It was designed in 1820s and was first created by Charles Babbage. The name, the difference engine, is derived from the method of divided differences, a way to interpolate or tabulate function by using a small set of polynomial coefficient. Yan, nagkaroon naman na ng polynomial coefficient through the use of yung na-invent ni Charles Babbage. Next, yung analytical engine. So, this mechanical general purpose machine has a resemblance to the modern computer. It is programmable. It has two parts, the mill, which is similar to the central processing unit in modern computer. So, may CPU na rin ito, and it can store, which is similar to the memory in modern computers. The machine can also store data using the punch card, similar to the difference engine. Analytical engine did not finish due to technological limitation and financial issues. So, hindi sila nakahanap ng ano, hindi sila nakahanap ng tawag dito, ng magbabudget ng analytical engine, kaya nag-stop din siya. Pero anyway, at least meron din naman siyang nagawa, kasi kung kanina nakakapag-store tayo ng data yung na-develop ni Babbage, dito naman, pagdating naman na dito, nagkaroon naman na tayo ng CPU. Yan. So, mapapansin nyo yung pag-emerge ng ating mga computers. And then, eto na yung Mark I or digital computer, yung IBM Automatic Sequence Control Calculator, popularly known as Mark I. It was built in August 7, 1944 by Howard H. Eichen at IBM for Harvard University. It was the first automatic programmable digital computers in the U.S. The invention of Mark I started the era of modern computers. So, at dito naman sa ating Mark I, dito naman na nanggaling ang ating mga modern computers. So, ang modern computer noon is malalaking monitor, yung mga ganun. Tapos, may CPU dito sa katabi. Mamaya, pupuntahan natin. So, ito yung pinaka-start naman na benchmark ng ating modern computers. Kasi, di ba, pumasok na yung nakapag-store na ng data, nagkaroon na rin ng CPU, and then, ito naman na yung benchmark ng ating modern computers. Si Mark I digital computer. Di ba, tingnan niyo yung nandiyan, no? Ang daming computers, di ba? Lahat yan is machine. Parang ganyan yung sinasabi ko sa inyo na server ng ating internet na nagta-travel and then pupunta siya sa ating web server. Yan, ganyan, ganyan at ganyan yung itsura ng server. Anyway, I'll be sending a video na lang, or makikita naman siya sa YouTube chat, sa YouTube, on how the internet really works. How the internet travel from the client to the server, from the server to the client view. And then, ito na yung ating modern-day computers. Of course, our modern-day computers are very powerful, reliable, and easy to use. They can accept spoken word instruction and imitate human reasoning through artificial intelligence. Expert systems assist doctors in making diagnoses. Mobile computing applications are growing significantly using handheld devices. Delivery drivers can access global positioning satellites to verify customer locations. For picking up deliveries, cell phones can check your email, make airline reservations, see how stocks are performing. We can access the bank accounts and many more. But actually, yung una, di ba pagkatapos ng Mark I, pumasok din yung maraming inventions and everything. Una kasi ang pinakamaliit na data pa lang na kaya dati ng isang gadget is 5 megabytes lang. Mantakay mo yung 5 megabytes, and it's very expensive before. But nowadays, yung mga phone niyo, ilang gigabyte ang storage memory ng mga phone niyo.
di ba ang lalaki? We have this 128 GB, mga ganyan, yung mga storage natin. And yung kung gaano naman kabilis yung speed ng mga cellphone nyo, we have this 4 RAM, we have this 4GB RAM, we have this 8GB RAM. I don't know kung may 16GB RAM ng mga phone ngayon. And then pagdating sa mga phone natin, ay sa mga desktops natin, if dati ilang megabytes lang yung mga nandun sa mga computers and everything, gumagamit pa lang dati ng mga floppy disks, mga diskettes and everything. Now, we have this 1 terabytes, 2 terabytes, matakin mo yun. We have this gigabyte, kung ilang gig ba yung mga ginagamit nyo, ilang cores ba yung mga ginagamit yung mga laptop. Pag i3, it has 1 to 2 CPUs. If i5, nandun siya sa 2 to 4 CPUs. i7, nasa 4 to 6 CPUs. Mantakin mo yung CPU na yun. And then, magpapabili ka ng i7, and yet, ang ginagawa mo lang is MS Word, PowerPoint presentation, mga ganun lang. So, nasasayang yung, ang dami mong CPU, tapos yun lang yung performance mo. Pero, at least maganda, mabilis siya. Pero if you're going to buy laptop, mga ganun, make sure na magagamit mo yung mga CPUs niya. Kasi marami kasing CPUs. Depende kasi yun sa core. Pero kung Intel Celeron, okay pa rin naman yung Intel Celeron. Kahit na mga lumang laptop yan. To make an old laptop na maging mabilis siya, dati kasi HDD lang, you could convert it to an SSD also like solid drive, kasi mas mabilis na siya kahit na yung model mo is 2008 model, 2005 model na laptop or CPUs, mga ganyan. Just change the hard drive para mabilis yung para bumilis naman yung speed ng old laptop mo. So, next, do you have any question on the history of computers? May question ba kayo sa history of computers, class? Silence means yes. Kasi di ba, I know na napag-aralan nyo na yun noon. Okay, so, eto ulit, I know that you also know this one, elements of a computer. Yan, so, alam na natin yung computer. A computer is an electronic device capable of performing commands. The basic commands that a computer performs are input, get data, output, or display results, storage, and performance of arithmetic and logical operation. So there are two main components of a computer system, the software, the hardware, and the software. So, class, do we consider our smartphone a computer? Class, yung mga phone nyo ba, do we consider that as a computer? Anyone? Anyone from the class? Yes, why Reuben? Yes, very good. May hardware din siya, may software din siya. It can store data, it can perform lahat ng mga pinaperform ng ating normal na mga computers na ginagamit ng desktop natin, ng laptop natin, is kayang-kaya na rin gawin ng ating mga phone, di ba? Even mga applications, developers develop a lot of application that is also compatible in a mobile phone. Hindi na lang siya, kahit nga, even in our subject, dati, we couldn't program pag wala kaming laptop. Nung batch ko dati, wala kaming laptop na hindi kami makaprogram. We need to go to school, makigamit ng computer tayo sa school para makaprogram kami. But now, kahit wala kayong laptop, as long as you have the phone, pwede na tayong magprogram ng Java. Diba? Yun yung kagandahan. That's why thanks to the IT developers na nag-develop ng mga software na yan and everything. Kaya na, napagaan. Either way, there's a bad and good impact of those computers, pero nasa tao lang talaga yan kung paano nila gagamitin yung mga gadgets nila. Next, so alam na natin yung elements of a computer, kung ano yung mga normally is na hawakan natin, ganyan, or mga nakikita natin dito na kagaya ng CPU. Ang CPU, anak, hindi yung box, ha? Hindi yung box. Ang CPU talaga is yung nandun sa loob. Wait, ha? Meron yata ang image yan dito.
And then the main memory, also called as the random access memory, the input and output devices like the keyboard, we have the mouse, the printers, the webcams, the monitor, yeah. And then secondary storage. Ito yung CPU. This is what we call the CPU. Ito talaga yung CPU. Ang tawag natin doon sa box na yun,